So naranasan mo ba na nag-register ka ng SIM card mo pero hindi ka makapag-upload ng valid ID picture mo? Ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-upload ng valid ID picture para makapag-register tayo sa ating mga SIM cards. Yun kasi yung pinaka main problem once na magre-register sila kasi hindi tinatanggap yung mga picture ng valid ID nila. Kasi nga, sobra sa MB or sa file size yung picture. Kaya ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano pababain ng 5MB or 2MB pababa yung file size ng pinicturan yung valid ID. Make sure lang na panoorin nyo yung video hanggang matapos para malaman nyo step by step kung paano pababain yung file size ng mga valid ID picture para ma-upload sa pag-register ng ating mga SIM cards. Sa mga nagre-register sa Globe, halimbawa mag-upload na kayo ng valid ID or picture, kung makita nyo nakalagay dito, maximum file size is 2MB. So ibig sabihin guys, yung file size or yung picture mismo ng valid ID mo is dapat 2MB or below. Pag lumagpas sa 2MB, automatic hindi yan tatanggapin. Once na yung file size ng valid ID na pinicturan mo or lumagpas ng 2MB, halimbawa naging 3MB, 5MB, automatic ito yung makikita nyo. The file you have tried to upload exceeded our file size limit. So ibig sabihin guys, hindi kayo makapag-upload. Yun yung pinaka main problem talaga kung bakit hindi sila makapag-register kasi nga, hindi sila makapag-upload ng valid ID. Kasi ang gusto dito, 2MB lang dapat. Ngayon magde-demo ko guys, kunyari ito yung valid ID natin. For example lang guys ha, para may pakita ko sa inyo. So magpicture tayo, kunyari ito yung valid ID natin. Kunyari pipicturan. Ano po na picturan nyo? Then, tingnan natin yung pinicturan natin. Para makita yung file size nya, tap mo tong more. Click natin tong more. Once na matap mo yung more, click mo yung details. Click details, then dito mo makikita yung file size. Nakalagay, 4.2MB. So, ibig sabihin lang guys, pag in-upload ko to, hindi ito ma-upload kasi nga, lumagpas siya sa 2MB. Na dapat, 2MB lang or pababa. Eh, 4.2MB to, hindi ito talaga tatanggapin. Ngayon, paano nga ba pababain ng 2MB pababa para matanggap siya once na mag-upload tayo ng ating valid ID picture sa pag-register ng SIM card. So, ang gagawin mo una, di ba na-picturean mo na? Ang gagawin mo lang, click mo lang yung edit. Click mo yung edit sa phone mo. Then, click edit ulit at i-crop natin. So, i-crop natin siya pero hindi masyadong crop ha. Tama lang. Ang importante, ma-crop natin siya para mabawasan yung file size niya. So, crop natin. Then, i-move lang natin kahit konti lang. So, kahit konti lang guys, basta ma-crop lang natin. Halimbawa guys, ganito, na-crop ko na ng konti, i-save mo na siya. So, para ma-save, click mo lang yung check. Then, click check ulit para ma-save. So, yan guys, na-save na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na from 4.2MB, yung valid ID picture na pinicturan natin, is bababa ng 2MB. Click natin itong more ulit. Click more, then click details. Kung mapapansin nyo guys, yung file size niya is 1.2MB na lang. Kasi nga, crinap natin. Yun yung technique guys, para makapag-upload tayo ng picture ng valid ID natin once na magre-register tayo ng SIM card sa Globe man yan, sa Smart. So ngayon, 1.2MB na, ibig sabihin, pwede na natin i-upload yung valid ID picture natin. So ganun lang guys yung gagawin nyo, pati na rin yung pag-selfie natin, i-crop lang natin para bumaba siya ng 2MB. Yun kasi yung required na file size limit ng mga valid ID picture or selfie natin. So ganun lang yung gagawin nyo guys, crop nyo lang, then pag nakrop nyo kahit konti lang, isave nyo na. At automatic pwede nyo na i-upload yung mga valid ID picture nyo at selfie dun sa SIM registration ng Globe and Smart. So yan guys, abalayan ko muna kayo. Sa mga hindi pa nag-order ng ating official merch or t-shirt natin na MindTech Official, so eto yun, suot-suot ko na. Sa mga hindi pa nag-order guys, mag-order na kayo kasi nga, konti lang to. So limited lang yung paggawa natin kasi yun lang yung kasya sa budget natin. Guys, promise maganda yung kanyang tela. Cotton siya, presko sa pakiramdam kahit tag-init. At syempre guys, yung print niya is vinyl. Vinyl print siya, talagang matibay kahit labhan mo siya, ibabad, hindi siya kagad tutukla. So ganun kalupit itong ating t-shirt. So napakasimple lang mag-order nito guys. Pumunta lang kayo sa inyong Shopee app, click nyo yung search doon, ilagay nyo doon yung MindTech Official. Automatic lalabas na yung ating merch. Doon na kayo mag-order guys. Or kung gusto nyo naman, i-PM nyo na lang ako sa aking FB page. Itong mismong FB page natin, i-PM nyo ako dyan. At pwede kayo mag-order sa akin ng direkta. So ano pang inaantay nyo guys, mag-order na kayo. Suportahan nyo guys yung ating kauna-unahang official merch ng MindTech Official. Sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na MindTech PH. Thank you and God bless all.